guys, welcome to my channel guys. Nandito naman po si Yoli nagbabalik sa pag-vlog ng luto. Ngayon po ang luto, lulutuin po natin is mga gulay kasi marami. Para hindi po masayang, gawa natin ang paraan para makain kasi napakaganda to sa ating mga katawan at kalusugan. Ngayon po, simple lang ang pagluto ko. Ito po ang aking gulay, may kalabasa. At merong yung beans at carrots at saka kusa. Ito lang pong apat na klase lang po ang lulutuin kong gulay. Medyo half cook lang po para mas masarap yung half cook, hindi masyadong luto. Ito yung mga kasangkapan ko, yung bawang, kamatis, sibuyas. Iyan lang po ang kasangkapan ko at maghihiwa po tayo ng green chili. Nalabuyo yung maliliit. At meron po tayong mantika at saka maji. Wala na, hindi po ako maglalagay ng asin. So, papakita ko po kung paano lutuin ang simpleng ginisang gulay na half cook lang po siya kasi masarap talaga pag half cook. Yung pag ninata mo, pag kinagat mo medyo malutong, di ba? Ang sarap nun. Ayan. Medyo napakadami kasi para hindi masayang ba ang mga gulay natin. Pangalagahan at huwag magsayang ng pagkain. Una, napakahirap ng buhay natin ngayon. Napagdaanan tayo ng pandemic na yan. So ngayon guys, tara na guys, umpisa natin ang pagluto. Unahin natin ang mantika, ilagay sa kawaling mainit. Ngayon mainit na ang mantika, hinahantay na ako. Ang kawali pala. Sa mainit na kawali, lagyan natin ang kunting mantika. Yan. Hindi ako masyadong madaming mantika pag nagluto kasi mahirap din po pag maraming mantika ang niluluto. Ngayon, tingnan natin ang bawang. Medyo maliit sa camera kasi hawak na isang tama. At luto na yung bawang, ilagay natin ang sibuyas. Sabi ko, half-cook lang ang pagkaluto, ilalagay na natin ang carrots kasi medyo matagal yung carrots. Lagyan po natin ng isang maji. Wala na po yan asin. Maji na lang po. Takpan muna natin siya. Kunting luto lang yung carrots at ilalagay na natin itong kusa at saka kalabasa at saka beans. Ngayon, ilalagay na natin silang lahat. At i-mix na natin siya. Wala na po yan sabaw. So, magkakaroon na lang siya ng kunting sabaw dahil sa kamatis at tatakpan po natin siya. Within 15 minutes, luto na po yan. 10 or 15 kasi ayaw ko po na lutong-luto yung gulay. Gusto ko malutong pag kinakagat kasi masarap talaga po pag half cook. Tingnan nyo, sabi ko hindi na ako maglalagay ng tubig or sabaw. Nagkaroon siya ng sabaw. Ayan, luto na po siya. Dito na nagtatapos ang pagluto ko ng ginisang gulay. Sana po nagustuhan nyo. Kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po para updated po kayo sa aking ina-upload. Paki-click po ang bell notification. Maraming salamat po. Let's eat. Ayan na po ang gulay na ginisa ko. Bye-bye and God bless. Thank you for watching.